Good evening, Blunders. Pinoy Blunt and Dubai. Fraud to be Pinoy. Pero ngayon parang hindi na ako fraud. Kasi alam niyo kung bakit? Nakakainis na naman. Bakit ganun? Ano naman nangyari sa PhilHealth? Bakit lang bigyan tayo ng 3%? At lang monetary na kailangan bayadan. Nakakainis ha? Bakit ganun? Nyet. Naiinis ako kasi nga sa dami ng problema ngayon, ngayon pa nila isasabay. Dito sa Dubai, no work, no pay. Tapos ngayon gagawin nila ganyan. Grabe sila ha. Ano ba yan sila? Samantalang mga OFW lahat na naghihirap. Kapag mga pamilya namin sa Pilipinas ay hindi nabibigyan ng ayuda dahil ang anak daw ay nasa abroad, ang asawa ay seaman, o may pamilya sa abroad, may OFW na kamag-anak, hindi nila bibigyan niya ng ayuda. Tapos ngayon, kami ang hihinga ng 3%. At kailangan pa. Hindi naman lahat dito ay kumikita ng ganong kalaki. At ang buhay namin dito sa abroad ay mahirap din. Lalo nagbabayad kami ng bahay, babayad kami ng ilaw, tubig, insurance, lahat. Kami rin ang gumagastos. Tapos ngayon, sasabayan nyo pa ng ganyan kung kailan may problema tayo. May COVID tayong problema na hinaharap. Ngayon sa kanyo kami sasabayan. Aba, paano naman kami? Isipin nyo naman yan. Bisa mag-isip naman kayo. Dahil naubos na naman ang pondo ninyo sa PhilHealth. Tapos kami na naman ang gagatasan, mga bagong bayani daw. Aba, hindi naman po pwede yan. Mahirap ang buhay namin dito sa Dubai. Tsaka bakit yun kung ano-ano ang iniisip ninyo? Bakit hindi nyo ayusin muna yan sa COVID? Hindi nyo iniisip nyo agad kung paano nadagdagan ang pondo ninyo. Tapusin nyo muna ang problema nyo sa COVID bago nyo problemahin kung paano nyo ginampanan ang pondo at paano nyo naman huhututan ang mga OFW. Patagal lang ako dito sa abroad. Bakit nagkakaganyan? Naku po, grabe na kayo. Ang PhilHealth, ano bang nangyari sa PhilHealth? Bakit nagkakaganyan? Kami na ng mga OFW yung inaano nyo. Napakaraming tao dyan sa Pilipinas. Lahat na lang ba ng kailangan ninyo, mga OFW ang magsasakripisyo? Tatawag nyo pa kami bagong bayani, pero ang ginagawa ninyo sa amin, tusa. Hindi nga wang biro yan, sa buong mundo. OFW sa buong mundo, gagawin nyo ng ganyan. Ano palagay nyo sa amin? Kung ano na lang naiisip nyo, alam nyo marami nagagalit sa inyong OFW. Tapos pag hindi nagbayad, tutubo. Tapos hindi makakabalik. Ganun, obligatong magbayad kami sa inyo. Eh, pag kami nagkasakit dito, hindi naman kami sasagot ng PhilHealth, ha? Hindi naman nagbabayad ng PhilHealth sa amin dito. Ito ang mahirap. Tapos sa atin, pang nagkasakit naman ng OFW, ang dami nyo pang hinihingi. Ang dami nyo pang hinahanap. Ang dami pang pipirmahan. Kailangan pa ng approval lang kung sino-sinong Poncio Pilato para lang mano ng PhilHealth. Mahirap. Isipin nyo munang mabuti. Bago kayo gumawa ng para, bago kayo magdesisyon. Hindi yung sarili nyo lang iniisip ninyo. Ang kapal ng mga mukha nyo. Makakapal ang mga mukha nyo. Napakaraming makakapal ang mukha. Ay buti nga sana kung yung PhilHealth na yan ay magagamit namin dito mga OFW. Pag dito kami sa abroad nagkasakit, hindi naman namin yan magagamit dito eh. Sino ba makikinabang na naman yan? Wala naman makikinabang yan eh. Kayo-kayo lang din. Tigilan nyo na yung paghuhutot sa OFW. Maawa naman kayo. Tinatawag nyo nga kaming bagong bayani. Pero anong ginagawa nyo naman sa amin? Ito bang mga bagong bayani? Diyos ko, kaya minsan yung iba ayaw na umuwi ng Pilipinas. Gusto dito lang tumira sa ibang bansa. Naku, Presidente Duterte, kailangan nyo gumawa ng paraan dito dahil marami magagalit na OFW. Hindi lahat ng OFW dito ay malaki ang sweldo. Kung umuwi man kami ng Pilipinas, wala naman kami gagawin trabaho dyan. Wala naman kami trabaho. Wala naman kami bibigay ng trabaho sa amin. Ay, naku. Tapos kung ano pang naiisip, sa dami na ng problema sa tao, ng tao sa mundo. Alam nyo ba na pinoproblema pa namin yung pamilya namin sa Pilipinas? Dahil sa COVID na yan? Tapos hindi nyo malang mabigyan ng ayuda ang pamilya ng OFW sa Pilipinas? Hindi nyo mabigyan dahil sabi nyo mayroong anak na OFW, may asawang OFW, may pamilya ng OFW. So kami nang bahala sa kanila, ganun. Pero pagdating sa ganito na kami naman ngayon nakukulitin ninyo. At kung ano-anong gagawin nyo paraan para lang makakuha kayo ng pera sa aming OFW. Ay nako, ewan ko, ang kapalang mukha nyo, nakakainis. Nakakainis kayo talaga.
Tsaka kayo lang ang ganyan. Pilipinas lang kami ganyan. Kung ano nung may iisip, pagkapirahan lang. Ako, hoy, gumising-gising kayo dahil pa nagkataon kahit isang OFW wala magbibigay sa inyo niyan. Wala nang bumalik, wala nang babalik dito sa abroad. Diyan na lang lahat sa Pilipinas. Para lahat na lang tayo diyan. Hindi kami namumulot ng pera dito sa abroad. Alam nyo yan. Ang hirap mabuhay sa abroad na malayo sa pamilya. Nandito kami para sa pamilya namin. Hindi para sa PhilHealth. Sana naiintindihan ninyo ang puso ng OFW. Hindi ganun kadali ang mabuhay sa abroad na malayo sa pamilya at magsakripisyo. 3% is 3%. Napalaking halaga niyan. Kung ang sweldo ng isang OFW ay 1,000 dirham, 300 dirhams ang kukunin ninyo. Kapal naman ang mukha nyo. 3% ang sweldo. Eh dito sa Dubai, kami lahat ang nagbabayad kami ng bahay, nagbabayad kami ng ilaw, kumakain din kami, hindi kami robot. Diba? Sana pag-isipan ninyo yan. Hindi ko ano lang yung naisipan ninyo para magkapera kayo. Nakakainis. Alam nyo bang nakakainis kayo? Hindi ko alam kaya yung isang nag-upload na OFW, nagmumura, hindi niya mapigilan ang sarili niya sa sama ng loob. Ako lang, ayoko lang magmura. Pero naiinis kami, nakakainis talaga. Kung ano yung mga naisipan, hindi muna ayusin ang mga problema na kalalaking problema niya sa mga COVID na yan, yung mga lockdown dyan sa Pilipinas, ayaw nyo askasuhin, pagtulungan ninyo, hindi sa presidente nyo lang inaasa lahat. Ano na lang maisipan? Grabe. Grabe kayo, kung ano na lang maisipan nyo, yun na yun. Ang pag-isipan nyo, paano isosolve ang problema sa Pilipinas, kung paano nyo tatanggalin yung COVID, yung lockdown. Tulungan nyo ang presidente ng Pilipinas na mag-isip ng paraan. Hindi yung pag-isipan ninyo paano kayo magkakapera. Nakakainis kayo. O sige na. Sana ka mag-imasaya kayo.